Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Lady Lady Carabale. I'm a 144 leader sa Yashio Harvester Church, Caloocan. Today, ako po'y natasang mag-testimony para sa inyo. Ang tanong na, paano kayo nalagaan ng leader mo noon? Simula ka pa lang, paano kanya tinulungan lahat? At paano mo papakita ang pagpasalamat sa mga tao na naman sa'yo? At ano'y niwala nyo mas kaya ka po at yung una, hindi ko pa kilala si Lord. Yung alam ko lang kung mga talaga niya, mga sa pamilya, ayun, alam ko yung word, ayun, love, pagmamahal. Pero yung in-invite ako ni Rowella, church, pag-invite niya sa akin doon, open din na yun, na sila na kung mag-abis mga first, isa't mga pinagkakabisan ko sa aking mga first na gano'n. Tapos hanggang sa tagal-tagal, grabe yung pagmamahal na pinagkakabisan nila sa akin. Alam mo yung, hindi lang nila sinabi sa akin kung mahal nila ako. Hindi, ginawarin nila, pinaramdam nila na yung pagyakap lang nila sa'yo, di ba yung nandiyan lang sila, yung kung may problema ka, na nagbabayad ka niya, tapos yung encourage ka niya, di ba? Tapos, grabe yung naranasan ko doon, na marami kaming memories noon, na hindi ko makalimutin yun, sobrang saya. Tapos, noong ko natagpuan yung totoong pagmamahal nila, and alam mo yung sinasabi nila sa akin lagi na mahalan ko ni Lord, na yung grabe na experience ko yung tunay na pagmamahal niya, yung pagmamahal ni Lord. Kasi di ba yung iba pinamahal ka lang nila, pero sorry ko yung masasaktan, pero ibang-ibang kay Lord, ibang-ibang magmahal si Lord sa mga tao na mamahal sa'yo. Kasi alam mo yun, doon ko naranasan yung pagmamahal niya na the love of God is unconditional. The love of God is enough. He is enough. Diba? Na, grabe, hindi natatapos yung pagmamahal sa'yo ni Lord. Kung iba, mahal ka niya, pero kalimuwasan, wala na din niya ng mahal. Pero si Lord, hindi nagpabago yung pagmamahal niya sa'yo na kapag-isip ko umaga, lagi pinapahala na sa'yo ni Lord. Kung gaano na ako kamahal. Sa isip ko yung
mo sila. Kung alam mo na pag may problema sila, na-encourage mo sila na kapag napapalay ka sila kay Lord, daw na sila, masasupirin na alam mo yun na maisip nila na merong isang taong nag-iisting na nakatayo para sa kanila at si Lord para hindi sila pumagsaka. Diba na dapat gano'n na dapat tulong-tulungan na walang naiiwan, walang kapulit. Sabay-sabay kumamon na gano'n. And naisip ko naman na siguro kaya ko nasabi word na yung pag-mistake. Kasi okay, I'm test. Okay yung pamilya ko, wala akong problema. Wala akong naharap na matibig problema. Pero what if na merong struggles na dumati sa buhay ko, makakaya ko kayo mag-mistake. Ay naisip ko sarili ko, pero dahil sa grabing pagmamahal sa akin, na nanatili akong nag-i-stay at nag-i-lingkod sa kanya. Kasi grabe yung pinakita niya sa akin na di ba na sapat na yung pagmamahal ni Lord para magpatuloy ka. Kasi kung nga alis ka dito, kasi kung dati okay ako, nararamdaman ko yung pagmamahal nila mama, pero parang may kulang nga. Di ba? Hindi niya natagpuan ko si Lord na kompleto ako. Then, mas mahirap kung aalis ako, hindi ba, hindi parang binaguhin ko. Alam ko na mahirap maging good kay Lord kasi wala lang ang perfect. Pero alam mo yung mahirap, mas mahirap kapag wala kang record. And yun yung lagi niisip ko na mahirap talaga kapag wala kang perfect. Kasi kapag kasama mo si Lord, meron kang Diyos. Hindi mo na kailangan magkanoon sa iba kasi contento ka na kasi si Lord na yun. Diba? Kaya kapag time na naranasan mo na nagamitong ka na, napapalayo ka na kay Lord, huwag yung magpunggawin yung reason na dahil lang napagod ka, hindi kayo na magpapatuloy. Dahil lang kasawa ka, paalis ka na. Diba? Dapat hindi gano'n. Huwag mong gawin yung reason doon. Magpatuloy ka kasi mahal ka kay Lord. Diba? Kahit nga kailan, hindi nagpapagod.